Hello, what's up? It's GenMac TV. Sa chapter na ito ay ating tatalakayin ang chapter 309. Dahil masasaksihan natin ang napaka-intense na sagupaan na magaganap sa pagitan kina Yuno at Zenon. Dahil mas lalo nang lumakas si Yuno, mga lords. Dahil sa kanyang pangalawang kapangyarihan na tinawag na Star Magic. At masasaksihan din natin kung ano ang meron at kung gaano kalakas ang Star Magic ni Yuno. At malalaman din natin ang paghahambing kay Yuno at Zenon dahil pareho sila ng sitwasyon sa buhay na may kasalungat na desisyon at paniniwala. Ang lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa chapter na ito, mga lords. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-comment sa video na ito. At sana, mga lords, tulungan nyo ako na makaabot at least 1,000 likes for this video. At paki-follow and like sa iba pang social media account natin. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na. At i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong bagong video. Dahil magsisimula na tayo, mga lords. So bago tayo magsimula ay konting recap muna tayo sa huling chapter. So nasaksihan nga natin sa huling chapter ang Fenral Langres versus Zenon. At nagtagumpay nga yung dalawa na makapag-unleash ng special magic sa katawan ni Zenon kasama ang kanyang puso. Subalit hindi pa rin nawasak ang puso ng isang Supreme Devil dahilan kung bakit natalo ang dalawa. At nasaksihan din natin sa huling chapter ang sobrang galit ni Yuno sa kanyang sarili. At marami siyang naaalala ng mga negative to the point na umiiyak na nga ito. Kaya napasigaw si Yuno sa sobrang galit at biglang lumitaw ang isang bagay na nagsasalita sa kanya. Pagkatapos ay unti-unti itong nagiging grimoire na may simbolo ng Speed Kingdom. At binigyan si Yuno ng panibagong lakas kaya tumayo si Yuno at sinabi niya kay Zenon na ililigtas niya ang mga tao at ang Clover Kingdom at magiging Wizard King. Kaya kung hindi mo pa napanood ang chapter na ito ay ilalagay ko yung link sa description. Pati na rin yung kadugtong sa huling episode ng anime, which is ang episode 171. Kaya sa pagsisimula ng chapter na ito ay makikitang nag-next page ang pangalawang grimoire ni Yuno habang siya ay nagliliwanag sa buong paligid dahil sa liwanag galing sa itaas na parabang mayroong bumaba na kapangyarihan upang sumanib kay Yuno. Habang si Zenon ay nagtataka kung ano ang nangyari kay Yuno, bakit siya nagkaroon ng pangalawang grimoire at makikitang si Fenral ay nakalambitin pa rin sa bone magic habang nagkatinginan ang dalawang malakas na magkatunggali. Pagkatapos napasabi si Zenon na ano ang nangyari nang may biglang nag-unleash ng atake at hindi niya ito naiwasan sa sobrang bilis na makikitang para ba itong dalawang laser beam. Ang isa ay tumama sa kanyang pakpak kasama yung bone magic na ginamit niya sa paglambitin kay Fenral. At yung isa ay sa kanyang mukha na makikitang basag yung mata ni Zenon at tumagos ito sa kanyang bungo. And then napa-WHAT si Zenon sa kanyang nakitang liwanag na lumilipad sa paligid habang minamasdan kung ano nga ba talaga ito. Pagkatapos ay pinaliwanag ang royal family ng Spade Kingdom na mayroong unique na magic na ipinapasa pababa throughout generation. Ang ama ni Yuno na si Lois Greenburials ay mayroong sun magic, habang ang ina ni Yuno na si Seal Greenburials ay mayroong moon magic. At ang kanilang magiging anak ay magkakaroon ng star magic, which is si Yuno Greenburial. Habang si Zenon ay hindi makapaniwalang si Yuno ay isang royals na makikitang unti-unti nang nag-heal up ang sugat ni Zenon sa mata. Nakita ni Zenon at nasaksihan ng kanyang dalawang mata na si Yuno ay nagtataglay ng star magic. Kaya nasabi niyang si Yuno ay isang royals dahil alam ni Zenon ang kapangyarihan ng royals ng Speed Kingdom. Dahil isa ito sa mission nila noon na patayin ang anak ng hari, subalit ay nailigtas ang sanggol na si Yuno ng mga resistance. At ang ina ni Yuno ay nakaligtas subalit nagtagumpay ang Dark Triad na patayin ang hari at sakupin ang buong kaharian ng Speed Kingdom. Dito nga ay ipinakita ni Yuno ang kanyang apat na star na pumapalibot sa kanya na parabang pinoprotektahan siya nito. At baka every star ay may iba't ibang capabilities at pangalan. At sana magkaganon, mga lords, para mas maganda tignan. Theory ko lang naman yun, mga lords. Habang si Bell ay tumayo at sinabing sa wakas naramdaman niya ang tunay na Yuno habang nagbablash ang kanyang bisngi. Sagot naman ni Yuno na tama si Bell, subalit hindi niya kayang talunin gamit lang ang star magic. Kaya kailangan niya ang kapangyarihan ni Bell upang makapag-power up ang kanyang buong katawan.
Agad namang pumayag si Belle at nag-spirit dive ang dalawa, na makikitang bumalik na naman ang tunay na lakas ni Yuno at mas lalo itong lumalakas dahil sa kanyang bagong kapangyarihan. At masasabi kong napakaganda tignan ni Yuno habang nag-spirit dive kasama ang lumiliwanag na star. Malayo pa ang Pasko, mga Lods. Mag-Holy Week muna tayo. Pagkatapos ay gumawa si Yuno ng creation magic na lumilipad upang pasakayin si Finral at Langris. Nagpapasalamat si Yuno sa dalawa kasi dahil sa kanila ay nagawa pa niyang makabalik. Dagdag pa ni Yuno na siya na ang bahala dito kaya maghanap na lang sila ng recovery mage upang magpagaling. Samantalang si Langres ay napatanong kung seryoso ba talaga itong si Yuno na kaya na niyang mag-isa si Zenon. At napasabing sino ka ba? Pangiting sinagot ni Yuno si Langres na siya ang vice captain ng Golden Dawn Squad. Kaya napangiti na lamang si Langres at hinayaan si Yuno. At heto na nga mga Lods, 1v1 sa pagitan ni Yuno at Zenon. Dito nga ay naunang umatake si Zenon kay Yuno, habang si Yuno ay kalmado lamang at biglang ginamit ang kanyang star magic upang pagkonektahin ang apat na star upang makagawa ng shield na makikitang hindi man lang tumagos ang atake ni Zenon sa shield na ginawa ng star magic ni Yuno. At tinawag nga itong Star Quartels Kotum. Habang si Zenon ay napaisip since alam niya kung nasaan si Yuno at nasa likod ito ng kanyang shield. Kaya bigla niya itong ikinulong sa kanyang absolute space at sinabing walang paraan upang makalabas sa kanyang subspace. Habang napansin niya na may isang star na nakalabas at lumilipad ito. Pagkatapos ay biglang nag-hand sign si Yuno na para bang may gagawin ito na kakaibang star magic. At sinabing Star Magic Conjunction, pagkatapos ay biglang nag-teleport si Yuno sa isang star na nakalabas kanina. Kaya laking gulat ni Zenon nang nakita niyang nakalabas si Yuno pati na ang kanyang remaining star sa loob ng kanyang space ay nag-teleport na rin. At mabilis si Yuno nakagawa ng atake gamit ng kanyang apat na star na pinagsama ang lakas upang makagawa ng napakalakas na laser beam at tinawag niya itong Star Magic Quartel Hasta. Na makikitang tumagos ito sa kanyang dibdib kahit napakalakas ng bone magic armor ni Zenon. Habang muling nawasak ang ibang parte ng katawan ni Zenon dahil sa star magic na Yuno ay napaisip ito kung paano ginawa ni Yuno ang kanyang magic dahil napaka-flexible nito. Sinabi ni Yuno na ang pahina na ito ay uukitin niya dahil ito na ang katapusan ng buhay ni Zenon na para bang ang ibig sabihin ni Yuno kung nagiging libro si Zenon na ito na yung climax part ng kanyang buhay at malapit na itong matapos ang kwento ng buhay ni Zenon. Dagdag pa niya, napapatunayan niya na hindi siya nagkakamali sa kanyang desisyon na iligtas ang mga tao at ang Clover Kingdom pagkatapos ay magiging Wizard King. At heto na nga mga Lods, galit na si Zenon sa sobrang haba ng sinabi ni Yuno ay isa lamang ang sinabi ni Zenon, gusto niyang durugin si Yuno. Pagkatapos ay biglang nag-unleash ng napakaraming bone magic sa kanyang likuran sa sobrang dami nga nito mga Lods ay parang napuno ang buong lugar ng bone magic upang limitahan ang kilos ni Yuno at madali lang niya ito hahabulin. Ang tanong kung tatakbo ba itong si Yuno mga Lods. Dito nga ay napuno nga talaga yung buong lugar ng bone magic habang ang dalawa ay matapang na nilapitan ng isa't isa at sinabing papatunayan nilang dalawa kung sino ang mas tama sa desisyon sa buhay. Habang naaalala nila ang kanilang nakaraan sa buhay dahil parang may pagka medyo similarities yung buhay ng dalawa dahil pareho silang mayroong rival na magiging pinakamataas na posisyon sa karian which is ang pagiging Wizard King ni Yuno at ang pagiging Commander-in-Chief of Mage Defense Force ni Zenon. Habang si Zenon ay rival niya si Allen at si Yuno naman ay rival niya si Asta. Kaso nga lang ang desisyon nila sa buhay ay medyo kasalungat. Si Zenon ay piniling maging Devil Host dahil ang mga mahihina ay madali lamang mamatay at napaka-imposible na protektahan ito. Habang si Yuno ay piniling protektahan ng mga tao at ang Clover Kingdom. Pagkatapos ay nagkasagupaan ngayong dalawa mga Lods gamit ang kanilang mga espada, Spirit of Zephyr versus Bone Magic Sword. At sinabi nila sa isa't isa na isa lamang ang pwedeng manalo sa laban. At napaka-intense ng laban na ito mga Lods, lalo na sa susunod na chapter. Aabangan natin mga Lods bukas o sa mga susunod na araw. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-comment sa video na ito. At sana mga Lods, tulungan nyo ako na makaabot at least 1,000 likes for this video. At paki-follow and like sa iba pang social media account natin. At yun lang mga Lods, salamat. It's time to shout out mga Lods.